Pagdating nila Tisay sa kanilang bodega, pinaghanda nila ang kanilang tauhan dahil alam nilang nasundan na sila nila Tanggol. Ilang sandali pa ay dumating na nga ang grupo nila Tanggol. Pumorma na sila sa labas ng gate at sinabi ni Divina na wala silang ititira. Uubusin na nila ang grupo nila Tisay. Maya-maya pa ay pinasok na nila ang bodega. Nagtaka si Michael kung paano sila natunugan at pinaghinalaan na baka daw sinet up sila ni Tisay. Pero agad na sumagot ng pasigaw si Tisay na hindi niya din alam. Hinanap ni Tisay ang baril niya. Alam niyang desidido ang grupo nila Tanggol makipagbakbakan at talagang papatayin na sila. Hinagis ni Thanos kay Tanggol ang baril na may granada at agad na tinira ni Tanggol ang gate ng bodega nila Tisay para makapasok na sila. Nilapitan si Tisay ng tatay niya at sinabing wala nang atrasan ang labanang iyon at pinag-iingat siya. Tuluyan na silang nilusob nila Tanggol at nagsimula na ang gera. Nagpalitan ng putok ang magkabilang kampo. Hanggang sa pakunti na ng pakunti ang tauhan nila Tisay. Napatay na rin ni Tanggol ang dalawang alipores ni Tisay na sila Michael at Derek. Sa huli ay nagkaharap si Madonna at Tisay, ngunit parehong wala ng laman na bala ang kanilang mga baril, kaya naglaban sila ng pisikalan. Unang sumugod si Tisay at pinagsusuntok si Madonna. Sinalag ni Madonna ang mga suntok ni Tisay na parang wala lang sa kanya. Nang sinipa ni Madonna si Tisay ay tumalsik siya. Sinipa ni Tisay ang mga gulong papunta kay Madonna at tumayo pero nakaiwas ito. Sinapak ni Madonna si Tisay at muli itong bumagsak. Hinagis naman ni Tisay ang kadena kay Madonna sabay pulot ng baril. Nang akmang babarilin na ni Tisay si Madonna, sakto ang dating ni Divina. Napasigaw ito bago tuluyan patayin si Tisay kasabay ng pagpatay din ni Tanggol sa tatay ni Tisay. Paglapit ni Tanggol kila Divina ay nakita niyang patay na si Tisay. Hindi makaimik si Tanggol, napatingin siya kay Divina sabay lipat ng tingin kay Tisay. Napatitig siya dito na mukhang dismayado, kaya lumapit na si Divina sa kanya para itanong kung nalulungkot ba siya sa pagkamatay ni Tisay. Kung hindi nila pinatay sila Tisay, sila ang papatayin ng mga ito. Sagot naman ni Tanggol na nanghihinayang lang siya dahil napakabata pa ni Tisay para sapitin ang ganung buhay. Pwede pa raw sana nila isama sa grupo nila si Tisay. Sinabihan ni Divina si Tanggol na huwag kaawaan ang mga kagaya ni Tisay dahil salot iyon sa negosyo nila. Niyaya na sila ni Divina umalis dahil baka maabutan pa sila ng mga pulis. Nagsunuran na ang mga kaibigan ni Tanggol kay Divina. Napatingin naman kay Tanggol si Madonna at sumunod na din palabas. Ilang saglit ay lumabas na din si Tanggol. Sa ospital, hinihintay ni Marites si Ramon. Sa pag-aakalang hindi na ito darating, ay aalis na sana siya. Ngunit palingon-lingon pa din si Marites at umaasang darating si Ramon hanggang sa tinawag na siya nito. Tumigil si Marites at napaiyak nang makita niya si Ramon. Tumawid naman agad si Ramon papunta kay Marites. Guminhawa ang pakiramdam ni Marites sa pagdating na iyon ni Ramon, kaya napayakap siya dito habang umiiyak dahil sa masamang nangyari sa kanila ni Rigor. Niyaya naman siya ni Ramon na sumakay sa sasakyan niya at sumunod ito. Lingid sa kanilang kaalaman ay may nagmamasid na sa kanila at kinuhaan pa sila ng video habang nagyakapan. Iyon ay walang iba kung hindi si Olga. Nagalit ito kay Marites at hinding-hindi raw siya makakapayag na masira ang lahat ng pinaghirapan niya. Kaya inutusan niya si Dindo na tawagan ang iba pa nilang tauhan para sundan sila Marites at Ramon